Ay nako, ikaw, napaka-chismosa mo. Eh kasi naman, lumayo sa atin. So ibig sabihin, merong ayaw parinig. Tigil-tigil lang yung pagiging matitas mo, bad yan sa health. Ah, so ayaw mo ng chismis? Ayaw ko. Oh, di, sige, sayang. May chismis pa naman ako. Pero bilang ayaw mo, di, wag na. Sayang, mainit-init pa naman to. Grabe. Ano yan? Ano yan? Hindi, di ba sabi mo ayaw mo ng chismis? Wag na, di na. Ayaw mo, di ba? Mainit-init. Ikaw gusto mo kong pinipilit ka, ha? Ay, sorry. Eto naman. So, ano na nga? Eto na nga. Oh. Ang chismis. Oh. Si Miss Apex. Si Dr. Tanya, yung bagong BFF ni Dr. Santos? Tumpak, yes. Oh. I heard. Pinatawag daw ni Dr. Enriquez. Silang dalawa lang? Yes! Mm. Private meeting. Mm. Alam mo, di ba? O ayaw mo pa ng chismis. Kanda ng chika ko, di ba? Sorry, pasipat ako. Hello? Nasaan ka? Nagawa mo ba yung inuutos ko? Okay, good. Hi, Moira. Nerissa, mabuti naman nandito ka. Yes, of course. Nabalitaan ko. Nagkabalikan na pala kayo ni Robert. I'm so happy for you, amiga. Thank you. Pero alam mo, tama ka eh. Dapat pala, naniwala na ako dun sa sinasabi mong what if. You don't usually make these mistakes, Dr. Santos. You're a sharp shooter. Tell me, ikaw ba talagang gumawa nun? Yes po, Doc. Sorry po, hindi na po mauulit. Hindi na talaga mauulit. Dahil kung nagreklamo ang pasyente, lagot ka talaga sa akin. Magkakaroon ka ng demerit at Sunday duties. What if si Lynette yung tisay na kabit ng asawa ko? What? Tama ka. Si Lynette nga. Oh my God. You mean si Lynette, si tisay? Siya ang kabit ni Robert? Anong ginawa mo? Ilang beses ko na siyang inilampaso. Pero hindi pa ako tapos sa kanya. I want more. Makasabihin nila eh, masama akong tao. Kaya, pinalipas ko muna yung Pasko bago ko siya tirahin ulit. Papunta na yung mekaniko ko. May dala ng pyesa. Pagdating dito, check namin po yung kotse niyo. Naku! Maraming salamat, ha? Ako, Michael, napakaswerte ng magiging partner mo sa buhay. Sana magkatuluyan kayo ni Lynette, no? Oh, Teacher Cherry, sana magdilang ang hello kayo. Dahil dyan, kapag natuluyan, eh, libre na ako car maintenance nyo, parati sa akin. Anong nangyayari dito? Ano may kagagawa na to, ha? Pati yun. Doktora Santos, if you're looking to talk to Doktora Tanyag, kausap niyo ngayon si Doktora Enriquez. They're having a one-on-one talk. One-on-one? Bakit, Dok? May problema po ba? Connected ba to dun sa nangyari kay Regan? Annalyn, dahil sa mga nangyari sa atin ng medical mission, I believe Zoe is suffering from post-traumatic stress disorder. Pwede gumawa nito. Sumusobra na yung babae na yun. Tumawag kayo ng janitor. Tumawag kayo ng security. Ipatanggal nyo to. Ha? Ma'am, sorry po ah. Sorry po. Lynette. Sorry po. Tama na. Sorry po. Bak-
bakit ka sa akin humingi ng sorry? Sigurado ka bang para sa'yo yung mga nakasulat dyan? Ha? Sino ba yung babaeng yan? Bakit ganyan ang galit sa'yo? Nabuntis po kasi ako nung lalaking akala ko po na mahal ako. Pero hindi ko po kasi alam na may pamilya po siya. Pero ma'am, maniwala po kayo sa akin, hindi po ako kabit. Nung nalaman ko po na may asawa siya, nung nalaman ko na may pamilya siya, umiwas po talaga ako. Umiwas ako, pero ayaw nila akong tigilan. Lynette, hindi mo kailangan mag-explain. Tama na. Sorry po talaga, sorry po. I saw the signs of PTSD kay Zoe. Anxious, magugulatin. I also heard Zoe tell you she dreamt of Oscar. Yun ang nangyari pa kay Regan. Small things triggers memories in her, making her feel that she's reliving her trauma. Oo nga eh. Dami kong napapansin na ganyan kay Zoe. Kaya nga gusto ko sana kausapin siya, kumustahin siya. Well, kinausap ko na rin si Zoe. Nung una, ayaw pa niyang umamin na may pinagdadaanan siya. Kaya kinausap ko na si Doc Gretch and we both consulted Dr. Enriquez. Ayaw ko lang kasi maapekto ang trabaho niya dito sa Apex. Sana nga malampas na to ni Zoe. Magsi-second year pa naman kami sa residency. Sana kayanin niya to. I hope so too. I also had a senior. He also suffered from PTSD after one accident. Yun nga lang, he was never the same after. Di ba kanina pa kausap ni Dr. Enriquez si Zoe? Di pa ba sila tapos? Baka ayaw pa niya makipag-usap. Knowing Dr. Enriquez, baka pinag-leave niya muna si Zoe para ma-address niya yung PTSD niya. Ma'am, baka po dahil sa mga nakapaskil, matanggal po ako sa trabaho. Kasi po, baka po isipin nila na hindi po ako magandang ehemplo sa mga bata at saka sa mga kasama ko dito. Pero ma'am, gusto ko po talaga yung trabaho ko dito. Ayoko po matanggal. Ayoko po matanggal dito, ma'am. Hindi kita hinuhusgahan, Lynette. Nobody's perfect. Lahat tayo ay nagkakamali. Minsan sa buhay natin. Ang hirap kasi sa mga tao. Yung isang parte lang ng buhay natin na madumi ang nakikita. Yung pagkakamali natin. Hindi nila iniisip o hindi nila nakikita na mabuti kang ina. Mabait kang tao. At napakagaling mong teacher. You are a good person, Lynette. Nakikita ko at ramdam ko. Huwag kang mag-alala. Hindi maapektuhan ito ang trabaho mo dito sa school, ha? Salamat po. Salamat po talaga.